ating tunghayan ang virtual na pagkilala sa mga mag-aaral ng Calamba City School for the Arts na nagkamit ng mga karangalan. Ako po si Binibining Rochelle Ann Gonzalez. At ako naman si Ginong Mark B. Fernandez. At kami ang mga guro ng palatuntunan. Ang lahat po ay naanyayahan na makiisa sa pag-awit ng lupang hinirang na susundan ng doxolohiya at himno ng Calamba na pamumunahan ng Calamba City School for the Arts Singing Ambassadors. Bayang mag-iliw, presa silanganan, alat ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buga, may nilagang tulataw sa pagngayong minamahal. Ang isa't ng mataw at mo'y tagumpay na nabiningin, ang bituin na taro niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na walang ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Sa piling mo ang binigaya ng pag may mamapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you.
Sa puntong ito, ating mapapakinggan ang pambungad na pananalita na manggagaling sa ating gurong itinalaga, Ulong Guro 3 ng CCSA, Ginoong Jason I. Malinaw. Isang makasining na pagbati at pagpupugay para sa mga pag-asa ng ating bayan. Ang mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan, ngayon din ang mga natatanging mag-aaral sa taong panaruang 2019 at 2020. Napagtagumpay na ninyo ang iba't ibang uri ng pagsusulit bilang isang mag-aaral at matatanggap na rin ninyo ang mga medalya at sertipiko na sumisimbolo ng inyong pagsisikap, pagsusunog ng kilay at determinasyon upang makamit ang inaasam na tagumpay. Kaakibat ng inyong pagpupunyagi ang inyong mga magulang na walang pagod sa pagtatrabaho upang matugunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa paaralan. Ang inyong mga kaibigan, kapwa mag-aaral, na naging sandigan at katuwang sa mga gawaing humuhubog ng inyong talento at ng inyong buong pagkatao. Gayun din ang inyong mga guro na naging kaagapay sa inyong pagkatuto at nagsilbing pangalawang mga magulang sa loob ng inyong pamamalagi sa sintang paaralang CCSA. Naging kakaiba ang pamamaraan ng pagtanggap ninyo ngayon ng pagkilala at parangal dahil sa kinakaharap nating pandemya na dulot ng COVID-19. Ngunit sa kabila ng napakaraming pagbabago, ang kagawaran ng edukasyon ay nagnanais pa rin na may sakatuparan ang ganitong uri ng gawain. Sapagkat naniniwala ang ating mga pinuno, gayon din ang sangkaguruan, na walang sinuman ang makahadlang sa tagumpay ng isang mag-aaral na may pangarap na gumanda ang buhay dulot ng kanyang pagsusumikap sa pag-aaral. Ito ay patunay lamang na ang mga Pinoy ay may kakayahang bumangon at harapin ang anumang uri ng pagsubok sa buhay. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang edukasyon ang susi upang tayong lahat ay maging matatag at magkaroon ng magandang buhay. Ang edukasyon ang magtuturo ng matuwid na landas saan man tayo mapadpad. Edukasyong magpapabago sa guhit at gulong ng buhay. Gamitin ninyo ito sapagkat kayo ay hinubog ng ating paaralan upang maging handa sa lahat ng pagsubok sa makabagong panahon. Naway inyong ipagpatuloy ang inyong mga magandang nasimulan at maging hamon ang mga hindi naging magandang karanasan. Hangad ko ang inyong tagumpay hanggang sa susunod na taong panaruan. Mabuhay ang edukasyon. Sulong edukasyon. Sulong edukalidad. Muli, ang aking pagbati sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy, tayo po ay dumako sa pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala sa mga natatanging mag-aaral. Aking tinatawagan, Guro 3, Binibining Aleli C. Nagpala. Akin ang karangalan na ipahayag sa inyo ang mga mag-aaral na nagkamit ng mga pagkilala sa iba't ibang larangan. Natatanging gawad pagkilala sa pamumuno, Jomari M. Kasunungan. Natatanging gawad pagkilala sa paglilingkod, Aldrin John C. Manay, Yuan Christian M. Tamar, Lady Angelique S. Guevara, Angela Doreen O. Gomez, Amy Bell D. Atienza, Althea Jaire L. Alirnarte, Axel Ross Manalo, Catherine S. Paz, Elaine May Collis, Jason R. Ortiz, John Lloyd Yu, at Mark J. Van E. Alarcon. Para sa natatanging gawad pagkilala sa pag-uugali, Kevin James C. Celestino, Erica May B. Enriquez, Justin Emil F. Bautista, Eliza Jean P. Tolentino, Mar Joseph F. Laureles, Ira Jasmine O. Reyes, Amy Bell D. Atienza, Yuan Christian L. Clamar, at Aneline R. Villalobos. Narito naman ang mga mag-aaral na nagpakita ng aking galing sa iba't ibang asignatura. Para sa Baitang 7, Francisco Arceliana. Pinakamahusay sa MAPE, Aira Daniel L. Alinarte. Pinakamahusay sa Ingles, Agham at Edukasyong Pagpapakatao, Princess Chloe G. Bawiin.
pinakamahusay sa matematika at visual arts, Kevin James C. Celestino. Pinakamahusay sa pananaliksik, Angel E. Estenor. Pinakamahusay sa Filipino, Araling Panlipunan at PLE, Janelle V. Garcia. At pinakamahusay na mga awit, Furby Nicole D. Rigaggio. Para naman sa Baitang Pito, Alejandro Roses. Pinakamahusay sa Araling Panlipunan, Pananaliksik at PLE, Clarence Rain Vladimir M. Badando. Pinakamahusay sa Ingles at Literary Arts, Ashgail M. Banawa. Pinakamahusay naman na nayaw, Yumi Jelaine D. Biglang-Awa. Pinakamahusay sa Filipino, Matematika, Edukasyon sa Pagpapakatao at Dramatic Arts, Erica May B. Enriquez. Pinakamahusay sa Media Arts, Yuan Gabriel S. Galindon. Pinakamahusay sa Agham, Lorraine Angela P. Isleta. Pinakamahusay sa MAPE at sa Music Arts Instrument, Josaine Faye B. Mallorca. Narito naman ang mga natatanging mag-aaral mula sa Baitang 8, Antonio Buenaventura. Pinakamahusay sa pananaliksik, MAPE, Edukasyon sa Pagpapakatao at Visual Arts, Charisse Alditea S. Dizon. Pinakamahusay sa matematika, Agham, Araling Panlipunan at TLE, Lance Xavier P. Isleta. Pinakamahusay sa Ingles, Filipino at Music Arts Instrument, Samantha Grace C. Liwanag. Pinakamahusay sa Literary Arts, Era Clarissa B. Panglina. At pinakamahusay sa Media Arts, Joseph Vincent L. Patuar. Mula sa Baitang 8, Honorata de la Rama. Pinakamahusay sa MAPE, Blessy Nina F. Bautista. Pinakamahusay sa Matematika, Regine Erica P. De La Cruz. Pinakamahusay sa Agham, Freshin Yena E. Labago. Pinakamahusay na mga awit, Frins Zaril Mirabel. Pinakamahusay na mananayaw, Kristen Joyce L. Prospero. Pinakamahusay sa Ingles, Filipino Araling Panlipunan, PLE, Pananaliksik, Edukasyon sa Pagpapakatao at sa Dramatic Arts, Eliza Jean P. Tolentino. Mula naman sa Baitang Siyam, Guillermo Tolentino. Pinakamahusay sa TLE, Althea Jaire L. Alunarte. Pinakamahusay sa Matematika, Agham, Araling Panlipunan, MAPE, Pananaliksik at Literary Arts, Jean Carlo A. Aludino. Pinakamahusay na mananayaw, John Brixter B. Hilyaco. Pinakamahusay sa Filipino, Ingles at Edukasyon sa Pagpapakatao, Lady Angelique S. Guevara. Pinakamahusay sa Pag-arte, Axel Ross Manalo. Mula naman sa Baitang Siyam, Benedicto Cabrera. Pinakamahusay sa Edukasyon sa Pagpapakatao, TLE at MAPE, Amy Bell D. Atienza. Pinakamahusay sa Pag-awit, Yuan Christian L. Clamar. Pinakamahusay sa Ingles at Pananaliksik, Lucky Angel S. Guevara. Pinakamahusay sa Filipino, Matematika, Agham at Araling Panlipunan, Jamel Mendoza. Pinakamahusay sa Music Arts Instrument, Janine F. Soriano. Upang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita ngayong umaga, narito ang guru isa, Ginang Juana Pilactao. Isang makasining na hapon po sa ating lahat. Ang ating panauhing tagapagsalita ay isang aktibong miyembro ng mga alagad ni Kristo ng Saints Peter and Paul Parish Applaya.
Noong panahong siya ay nag-aaral pa, ay marami na rin siyang mga natanggap na karangalan. Kabilang na dito ang pagiging pinakamahusay sa asignaturang Ingles, pinakamahusay sa asignaturang Filipino, at pinakamahusay sa asignaturang Araling Panlipunan. Tinagurian din siyang pinaka-responsableng mag-aaral at lead instrumentalist in Randalia Music Arts. Hindi pa po dito natatapos sapagkat noong taong 2013 ay naging qualifier siya sa Regional Festival of Talents Own Song Composition. Naging kampiyon naman siya sa Sayawit Division Level at naging Sayawit National Qualifier na ginanap sa Baguio City. Ilan lamang ang mga ito sa mga dahilan kung bakit siya hinirang na Artist of the Year 2013. Pagdating naman sa larangang pang-akademiko, siya ay nangunguna rin. Masasabi nating hindi lamang siya isang talentadong tao, ngunit isang may dunong at husay pagdating sa akademiko. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Radiology Technology at nakapasa sa Radiology Technologies Licensure Examination noong 2018. Sa kasalukuyan, siya ay isang MRI specialist sa Calamba Doctors Hospital. Mga mag-aaral, mga guro, mga magulang at mga taga-suporta ng Calamba City School for the Arts, ating bigyang pugay ang ating panauhing tagapagsalita sa araw na ito, Ginoong Cesar Tolentino. Recognition Day is the day of the culmination of all the hard work in a year of study. This is the day when the student can say na, yes, nagawa ko din sa wakas. Ito ay isang mahalagang yugto ng kanilang buhay. At ngayong araw, we gather here today para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. To our distinguished guests, our beloved principal, my former teachers, as well as the non-teaching staff, mga magulang, and of course, students of Calamba City School for the Arts, isang makasining na araw sa inyong lahat. Sa bawat araw ng pagkilala, ay hindi nangangahulugan ang pagtatapos. Bagkus, ito ay panibagong pagsisimula. Ito yung oras na kung saan aanihin na natin lahat ng pinagdaan ng hirap ngayong taon na ito. My dear parents and student, let me share to you this short and simple story which has been my source of inspiration and guidance for years now. While maintaining the simplicity of the story, let me use our own dialect as I relate it to you. May isang lolo na nangingisda kasama ang kanyang apo sa isang di pangkaraniwang araw. May posibilidad na makahuli ng maraming malalaking isda dahil sa kalmadong panahon. Walang pag-aalinlangan, ang mangingisda ay tinapo ng kanyang kawit sa dagat. Makalipas ang ilang sandali, nakahuli ito na naglalaki ang isda. Ngunit, ito ay tinanggal niya sa kawit ng pamingwit at ibinalik sa dagat. Tumingin ang kanyang apo at ito ay nagtaka. Muli, itinapon ulit ng mangingisda ang kawit ng pamingwit at ganun na nga ulit ang nangyari hanggang sa ito ay makahuli ng isang maliit na isda na kanyang itinago sa bangka. Ang kanyang apo ay lubos na nagtataka. Tinanong niya na ang kanyang lolo, "Ano na po ba talaga ang nangyayari? Kanina, nakakuha po kayo ng malaking isda at itinapon muli sa dagat. Nang nakahuli naman po kayo ng maliit na isda, ito ay inyong itinago." Sumagot ang mangingisda at sinabing, "Hindi mo ba alam, apo? Ang ating kawali ay maliit lamang. Paano natin lulutuin ng malaking isda sa maliit nating kawali?" Mga kaibigan, ang istoryang ito ay lubos na nakakatawa. But it tells us a very important lesson in life. How many times we have thrown our big fish away? How many times we have neglected the blessings which life has offered us because we have been so unthankful
and prepared to focus on our resentments. So maging masaya po tayo. Celebrate every little achievement that you have in life, even if those achievements are not worthy of celebration for the other people. Palagi po tayo magpasalamat ng bukal sa puso. In that way, we are maintaining a healthy image of a healthy person ready to face the challenges in life. Sabi nga nila, mas madaling umiti kaysa sumimangot. We won't be happy if we always feel sorry for ourselves, for being not being to do something we might have expected. Life is life, and what passes is past. Kahit ano pa yan, kailangan pa din natin magpatuloy. So another inspiration that we could get from the story is the inspiration to dream. Our power to dream is limitless. Kailangan lamang natin itong lawakan. Let's not be limited by the size of our pond. Whether our pond is big or small, we can cut the fish into small pieces. Katulad lang yan sa buhay. Let's not let our meager resources be a hindrance in dreaming big things. Kaya natin yan abutin kahit paunti-unti, until our pond would feel sorry for us. Anyway, we can get a bigger pond afterwards. Students, there are so many ways. If we only explore, in order to attain our ambitions in life, all we have to do is to believe that we will be able to do it, and in one day, we will be standing triumphantly. Parents, I am very sure that these students here have their own aspirations in life. You don't really need all those money to send them to college and realize their dreams. All you have to do is to guide them, support them, and inspire them to achieve what they are able to achieve. After all, each one of us is capable of achieving something. Presently, kung nagtataka po kayo ngayon, ma'am, sir, kung nasaan po ako ngayon, now, I'm a radiologic technologist. And yes, pinangarap ko po ito. Pinangarap ko na magligtas ng buhay na ngayon ay nagagawa ko na. What I have and what I am right now may not be an achievement worthy of celebration for the other people. Pero para sa akin, it is something that I could dream. Somebody at my age can achieve. To the parents and teachers who have worked so hard and gave their best to their children, no matter how hard life is, saludo po ako sa inyo. And to the teachers, ma'am, sir, who have done their tremendous task, a job well done. In behalf of the Calamba City School for the Arts, I welcome you all to this Mementos event. Isang makasining na pasasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ginoong Cesar Tolentino, sa inyong mensahe na alam kong nagbigay inspirasyon sa mga natatanging mag-aaral ng CCSA. Ating tunayan ang pinakahihintay na bahagi ng ating programa, ang pagbibigay ng medalya at sertipiko sa mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan. Aking ipinakikilala, Gurong Tagapayo mula sa Baitang Pito, Binibining Mariel J. Canicula. Malugod ko po ipinakikilala ang mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan mula sa Baitang Pito, Francisco Arceliana at Alejandro Rosas. May karangal. Abainsa Shin Era M. Agapito Ashley G. Agapito Crisaya Celine M. Alinarte Era Daniel L. Almeda Valerie Ann B. Badando Clarence Rain Vladimir M. Banawa Ashgail M. Bowiein Princess Chloe G. Bernabe Bon Austin C. Biglang Awa Yumi Jeleng G. Caldozo Sancha Arne A. Catalunya Bobby Nicolas II R. Celestino Kevin James C.
Centeno Adi G. M. Dawa Neve Marie M. Deseo Shimbi Janelle G. Deslate Dwayne Nathaniel U. Estenor Angel E. Garcia Janelle V. Helindon Yuan Gabriel S. Isleta Lorraine Angela P. Madredeo Emmanuel R. Mallorca Joshane Faye B. Mangkay Kristen Joy D. Medina Beatriz F. Moraleda Sheila Joy P. Narag Kisha Erica A. Parayan Maria Cassandra A. Pesigan Cyrel Juviel Z. Reyes Reese Charm C. Sarona Rich Melody A. Sogoni Kian Charlie P. Tarosa Sirenet N. May mataas na karangalan. Enriquez Erica May B. Upang ipakilala ang mga batang nagkamit ng karangalan mula sa Baitang Walo, narito ang gurong tagapayo, Binibining Marjorie N. Fortuna. Ito pong ipinakikilala ang mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan mula sa Baitang Walo, Antonino Buenaventura at Honorata de la Rama. May karangalan, Alabado Ariona Luis A. Amado Jimuel A. Bautista Blessing Nina F. Bautista Justin Emil F. Brasa Jayshel B. Buenaventura Angelica May T. Akamu Hana S. Daya Russell Angelo D. De Assis Zahara D. De Los Reyes John Salvador D. Labago Freshin Yena E. Lanugo Princess Heart J. Laureles Margaret Zin F. Leverisa Alisa Shelly T. Liwanag Samantha Grace C. Lozada Lian Denise L. Manalo Christine Faith A. Mirabel Prince Zeril. Paho Christian B. Pangilinan Era Clarissa B. Patuar Joseph Vincent L. Prospero Christine Joyce L. Regidor Joben M. Sonyiga Charmaine Ann R. May mataas na karangalan, De La Cruz Regine Erica P. Dison Charisse Aletea S. Isleta Lan Xavier P. Tolentino Eliza Jean P. At para naman sa ikasyam na baitang, narito ang kanilang gurong tagapayo, ginang Edlyn Laika P. Fronda. Mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan sa Baitang Siam, taong panuruan 2011 Siam hanggang 2020. May karangalan, Drixie Erish D. Akbang, Althea Jaira L. Alinarte, Jean Carlo A. Elodino, Amy Bell D. Atienza, Yuan Christian L. Clamar, Hazel Kate L. Espinase, Angela Doreen O. Gomez, Lady Angelique S. Guevara, Net Angeline S. Liabre, Axel Ross Manalo, Janine F. Soriano, Justin Lee G. Viernes. Mga nagkamit ng mataas na karangalan, Lucky Angel S. Guevara at Jamel T. Mendoza. Mula sa Baitang 11, aking tinatawagan, Gurong Tagapayo, Binibining Aleli C. Nagpala. Akin po ang kagalakan na ipahayag sa inyo ang mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan mula sa Baitang 11, Pangkat Lino Broca.
may karangalan. Giro Barbacena, Maria Antoinette S. Camu, Roberto B. Caballero Jr., Randall Dave C. Carbonell, Jomari M. Kasunuran, Elaine May Collis, Laverne B. Conanan, Angel Correa, Angelica Ross D. Daya, Jinky Dinolang, Trisha Lelaine L. Espinase, Kyla Jureen M. Eugenio, James Barney F. Famironag, Mariel E. Gersalia, Jessimiel N. Gonzalez, Janeline M. Habonete, Kyla Mapa, Jelly Rain R. Nebalga, Jason R. Ortiz, Marian Gail Cristel Velarde, at John Lloyd Yu. Bago tayo dumako sa pagsasara ng ating programa, atin munang pakinggan ang mga mahalagang anunsyo patungkol sa pagbubukas ng ating klase sa New Normal na ibabahagi sa atin ng ating guru tatlo, Ginoong Marius D. Bravo. Isang makasining na araw po sa ating lahat para po sa maayos at ligtas na paraan ng pag-aaral sa panahon ito ng pandemya. Calamba City School for the Arts po ay naghanda para sa aming mga mahal na mag-aaral. This is just to inform you na mas malaking bahagdan po or percentage ng mga mag-aaral ang pumili ng modular learning. Kaya naman po sa August 24 sa pagsisimula po ng ating klase, at dahil na rin po ang mga learners ay mulat sa iba't ibang panig ng Calamba City, minabuti po namin i-cluster ang bawat isa sa magkakalapit na barangay. Ito po ay sa tulong na rin ng ating local government, kung kaya tayo po ay may 8 clusters para po dito sa ating modular learning. Meron po tayong barangay 2 hanggang barangay 7 na mangyayari po ang pagdidistribute sa Calamba City School for the Arts. Sa Palisam naman po ay sa Barangay Hall ng Paningon. Sa San Juan, San Jose, Look at Banyadero ay sa Barangay Hall ng San Juan. Ang Mayapa, Canlubang naman po ay sa Barangay Mayapa. Bukal, Pansol, Halang at Villa de Calamba ay sa Barangay Bukal po mangyayari ang ating distribution. Sa lugar naman po ng Parian, Lawa, Kamaligan, Barandal, San Cristobal, Mamatid, Kabuyaw ay sa Barangay Parian po natin gagawin. At sa ibang bahagi po ng outside Calamba City, tayo po ay nag-a-identify pa ng ating magiging hub. Sa Crossing Real, Milagrosa, Turbina sa Imsim naman po ay sa Barangay Crossing. Ito po ay magagawa lang natin kung tayo ay sama-sama. Ang distribution turn po na aming inilaan ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 sa August 24 po. Ang retrieval po at distribution naman ng pangalawang module ay gagawin sa kinabiyernesan alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Update po tayo, keep in touch. Tingnan po natin at lagi po nating i-check ang Calamba City School for the Arts Facebook page. Marami pong salamat. Ingat po tayong palagi. God bless. At upang formal na isara ang ating palatuntunan ngayong umaga, atin munang pakinggan ang pansarang pananalita na ibibigay sa atin ng Dalub Guru ng CCSA, Ginoong Sendrex D. Ilagan. Makasining na pagbati sa ating lahat, sa ating mga mag-aaral, mga magulang, at sa aking kapwa-guro, at sa lahat ng naaabot ng ating unang virtual na pagkilala at recognition ng ating paaralang Calamba City School for the Arts. Alam kong malaking hamon sa bawat isa sa atin ang pandemyang ito. Subalit ako'y nananalig na hindi ito ang hahadlang sa pag-abot ng inyong pangarap at edukasyon.
Ang gawaing ito ang nagpapatunay at nagpapakita ng inyong sigasig sa pag-aaral. Kaya't sa bumubuo ng pamunuan ng ating paaralan, sa pangunguna ni Ginoong Jason ay malinaw, inilalagang guro at ulong guro tatlo, sampu ng kaguruan ng ating sintang CCSA, taus-pusong ipinaaabot ang aming pagbati at pasasalamat sa lahat ng mag-aaral na nagkamit ng karangalan. Naway patuloy kayong maging masigasig sa pag-aaral, anuman ang kahinatnan ng kalagayan natin ito. Muli, isang malugod na pagbati at pasasalamat. Mabuhay po tayong lahat, manatili sa ating mga tahanan at patnubayan tayong lagi ng puong may kapal. Maraming salamat Ginoong Cendrex Ilagan sa inyong pansarang mensahe. Sa ngalan ng mga gurong bumubuo ng Calamba City School for the Arts, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo sa pagsama sa amin sa pagbibigay ng karangalan sa mga natatanging mag-aaral ng ating paaralan. Naway, kami po ay inyong samahang muli sa gagawing virtual graduation sa darating na 31 ng Hulyo 2020. At maaari nyo rin po i-follow ang aming page para sa mga mahalagang anunsyo. Muli, mga panauhin, mga magulang, mga guro, mga mag-aaral, pinabati namin kayo at maraming salamat.